Genesis 26. Tignan natin. Yan, NIV version kasi itong dala ko. Tulad na nang nangyari ng panahon ni Abraham. Panahon ni Abraham. Nagkaroon muli ng taggutom sa lupain ng Kanaan. Kaya nakarating si Isaac sa Gerar. Sabi yan, sakop ni Abimelech na hari ng Filisteo. Next verse. Nagpakita si Yahweh kay Isaac at nagsabi, ang sabi po niya, huwag kang pupunta sa Ehipto. Sabi niyan, manirahan ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Di ko muna sasabihin, dito ka muna, sasamahan kita, pagpapalain kita, ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupaing ito, tulad ng aking ipinangako sa iyong amang si Abraham. Verse 4, pararamihin kong gaya ng mga bituin sa kalangitan ng iyong lahi at lahat ng lupaing ito ibibigay ko sa kanila. So yan po ang pangako ng Panginoon, no? At sabi niya, at hihilingin sa akin ng lahat ng mga bansa at daigdig na sila'y pagpapalain ko tulad ng ginagawa ko sa inyong lahi. Pagpapalain kita dahil kay Abraham sapagkat sinunod niya at tinupad ang aking mga utos. Next verse. Nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasangda ang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim, pinagpala siya ni Yahweh. Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan at siya'y naging napakayaman. Itong mga sinatawag po nating mga PPE or spiritual na PPE. Sa panahon po nila Abraham, kapag tinignan natin yung verse 1, ang sabi po niya ay nagkaroon ulit ng taggutom. Ibig sabihin, nagkaroon uli dati nang nagkaroon sa time ni Abraham. And si Abraham ay siya po yung ama ni Isaac. Makikita natin yan in Genesis chapter 12. No, nung nagkaroon ng taggutom sa dyan din, sa lupaing iyan, ng Kanaan, si Abraham at ang kanyang asawang si Sarai ay nagpunta din ng Ehipto. Doon nga yung kwento na sabi po ni Abraham sa kanyang asawa, napakaganda mo, Sarah. Baka pag pumunta tayo dyan sa Ehipto, ay patayin ako at buhayin ka dahil napakaganda mo. Pwede ka nilang kunin sa akin dahil napakaganda mo. Kaya sabi po ni Abraham, ay pwede bang sabihin natin ganito, nakapatid kita. So nagpunta sila ng Ehipto at ipinakilala nga niya na siya ay kapatid niya. Pero hindi nagtagal ay nakita ng hari ng paraon, no, ng hari ng Ehipto. Nakita niya na naglalambingan yung dalawa. Sabi niya, hindi kayo magkapatid, ba't kayo nagsinungaling sa amin? Ipapahamak nyo yung aming bansa dahil kapag kinuha namin ng iyong asawa na si Sarai tapos ginawa kong asawa o ginawang asawa ng isa sa mga tauhan ko, sabi niya, masusumpa yung aming ang Ehipto. Kaya pinalis sila doon pero binigyan sila doon ng mga kayamanan. Kaya bumalik sila Abraham sa Kanaan. So, kaya nga po nung nagkaroon po ng taggutom ulit, heto pong si Isaac, ang mabilis na tumakbo sa kanyang kaisipan ay tatakbutin ng Egypt. Kapag mapapansin mo sa Old Testament, ang takbuhan kapag nangangailangan, Ehipto. Sa time nila Joseph, sa time ng 12 tribes, di ba, ibinenta si Joseph ng kanyang mga kapatid. Tapos si Joseph napunta ng Egypt, pinagyaman niya yung Egypt. Nung nagkaroon ulit ng taggutom sa time ng 12 tribes ni Isaac, ang ginawa po nila ay tumakbo din sila. Di ba nagpunta sila ng Egypt? Hindi nila alam na nandun pala yung kanilang kapatid na binenta na si Joseph, na siya ngayon ay leader na doon. Kaya kapag titignan natin ang Egypt, ay ito po ay talagang takbuhan ng mga nangangailang kapag nagkaroon ng taggutom sa mga ibang karatig na bansa, doon sila tumatakbo. Dahil ang Egypt ay napakayamang bansa. Ang Egypt ay meron sila kasing mga magagandang ano dyan, yung mga patubig. Kaya kapag tinignan mo, hindi naman Como Egypt ay puro disyerto. Merong part dyan na talagang pinagyayaman nila yan.
Kaya nung time ni Abraham, pinagyaman niya, ni Joseph, pinagyaman niya lalo yung lupain na yon, at talagang umanis sila, nakapag-imbak sila ng maraming pagkain. So kaya sa time ni Isaac, so siguro nung naisilang na si Isaac, ang kwento siguro ng kanyang amang si Abraham, alam mo anak, nung time na namin, nagkaroon ng taggutom, tagtuyot, pumunta kami ng Egypt ng mama mo. Kaya nung nagkaroon ulit ng taggutom, dito po sa time ni Isaac, yun din kaagad yung gusto niyang gawin sa Egypt. Kaya nga po may kasabi na ang taong nagigipit, sa Egypt kumakapit yan. Diba? Ang taong nagigipit, doon sila talaga pumupunta, doon po sa Egypt. Kaya ito pong si Isaac, pupunta din siya doon. Pero magkaibang kwento ang nangyari. Sa time nila Abraham, hindi siya pinigilan ng Panginoon. Pumunta siya doon. Pero sa time ni Isaac, sabi ng Panginoon, huwag. Mag-stay ka kung saan, kung doong lugar na sasabihin kong doon ka mag-stay. At doon kita pagpapalain. Alam niyo ba, makikita natin dito na ang Diyos ay may kanya-kanyang personal na encounter sa atin kung paano niya tayo pagpapalain. Hindi pwedeng ganito niya pinagpala yung isa, ay ganun ka din niya pagpapalain. Merong kanya-kanyang paraan, special and unique way ang Panginoon upang tayo, ang bawat isa sa atin ay pagpalain niya. Amen ba? Kung si ganito pinagpala niya sa trabaho, malay mo hindi ka dyan pagpapalain ng Panginoon, bibigyan ka pala niya ng magandang business. Amen? Malay mo, yung hindi ka pala dyan sa business, pagyayamanin ng Panginoon, pauularin ng Panginoon, malay mo. Yung matutulog ka lang pala, pagpapalain ka ng Panginoon. Di ba napanood niyo pa ba yung balita na natulog lang siya? Di ba napanood niyo ba yan? Natulog lang siya for overnight. Kumita siya ng 18M na dollar. Yung na, may atutod dyan eh, orang kabataan kayong mursya. Panilang matututo, tela may kukwalta. Iba't ibang paraan, di ba? Hindi inaasahan ng tao yun na yung gagawin niyang yun, doon sa pagpapalain ng Panginoon. Hindi natin alam kasi our God is, sabi niya, merong laging unique way ang Panginoon upang tayo ay pagpalain. Malay mo lang, iingsanting mong lalaki ngayon, yan na ka pala pagpalan, Lord. Amen? Sabi mo yan kasi, sabi mo, aliway kay Tam. Di ba? Yung mga ganun bang mga bagay, hindi natin alam, merong unique way ang Panginoon. Pero nung nandun na sasabi ng Lord, dyan kita pagpapalain. Pero, kaya nga po itong si Isaac, nag-stay siya dun sa sinabi, nag-stick siya dun sa sinabi ng Panginoon. And then sabi dyan, at nung taon din na yun, nagtanim si Abraham. Tignan mo ha, si Isaac. Sa kalagitnaan ng tagtuyot, nagtanim siya. And then ang sabi po ng Bible, 100 times, may mupulya. Nag-harvest. Paano siya nag-harvest? Sabi ko kaninang umaga pang nagpipresipas doon. Sabi ko, napaka-silent ng Bible. Kasi walang sinabi, si Lord na specific na sinabi niya kay Isaac na magtanim ka. Wala. Basta ang sabi lang ng Lord, dyan kita pagpapalain. Sabi niya, hindi sinabi ng Lord, dyan kita pagpapalain, magtanim ka. Hindi. Basta ang sinabi ng Lord, pagpapalain kita. At yun yung pinaniwalaan ni Isaac. At nung pinaniwalaan niyo, na-receive niya yung revelation kay Lord, na-receive niya yung pangako, gumawa ngayon siya ng paraan. Kumilos siya, nagtanim siya. At that year din, nag-harvest siya ng 100-fold. Pinagpala siya ng Panginoon. Hanggang sabi diyan, nagtanim siya ng nagtanim hanggang siyang ay naging napakayaman. Ano ba yung makikita natin sa kwentong ito na ating pong pinag-aaralan ngayon? Kung titignan natin, ano nga ba yung dapat nating laging suot? Kung lagi tayong merong suot na physical na yung ginatawag nating face mask, face shield, yung iba parang astronaut, PPE, yung totally ano talaga, yung get up nila. Pero tayo minsan wala na nga eh. Pero pag titignan natin, ano nga ba yung mga spiritual PPE natin na makikita natin dito sa kwentong ito? Una is the presence of God. Yung presensya ng Panginoon na makikita natin na sabi ng Panginoon in verse 2 and 3, sabi po ni Lord, huwag kang aalis dyan, sasamahan kita, dyan kita pagpapalain. Kapag tinignan mo yung picture dito, sabi ng Panginoon, sasamahan kita.
Which is the best picture ever. The best picture, kapag tinignan mo, napakagandang picture nito na ibiruin mo, sabi ng Panginoon, sasamahan kita. Ibig sabihin, kasama natin ang Panginoon, kasama niya ang Panginoon. Kaya makikita natin, kapag kasama mo ang Panginoon, anumang gawin mo, nagpa-prosper. Anumang gawin mo, pinag-uunlad ng Panginoon kapag sinabi at sinamahan ka ng Panginoon. Sabi niya, nagtanim siya, sabi niya, huwag kang aalis dyan, dito ka muna, sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong buong, sabi niya, sa iyong lahi ang buong lupain ito, tulad ng ipinangako ko sa iyong abang si Abraham. Sabi niya, manatili ka dyan, huwag kang aalis dyan, sasamahan kita. Kaya kapag tinignan mo, nung time ni Abraham, nung time ni Moses, ang sabi niya, sige, pumunta na kayo dyan. Ito din po yung pinag-uusapan nating promised land, yung Kanaan din, yan din ang pupuntahan nila Moses kasama yung buong Israel. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, dahil sa kaka, yung di ba, sabi nila, ang dami nilang sinasabi kay Lord. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko na kayo sasamahan, pumunta na kayo doon kasi baka kapag sinamahan ko kayo doon, mapatay ko lang lahat yung mga yan. Kasi nababastos na ang Panginoon sa kanilang mga bibig. Nababastos na ang Panginoon sa kanilang mga ginagawa. Kaya sabi ng Lord, sige na, kayo na. Mauna na kayo, Moses, pangunahan mo na sila. Hindi ko na kayo sasamahan. Baka pagdating doon, sabi niya, magalit akong uli, maubos yung mga yan. Pero ang sabi po ni Moses, sabi niya, Lord, kung hindi mo lang namdin kami sasamahan, kung ang presensya mo ay wala din naman sa pupuntahan namin, sabi niya, huwag mo na lang po kaming papuntahin doon. Ibig sabihin, ganun kaimportante ang presensya ng Panginoon. The best picture na kapag tinignan mo, kapag pinicture out mo si Isaac, kasama niya si Lord. Kaya ibig sabihin, we need to act in accordance dun sa picture. Kailangan nating kumilos in accordance dun sa according doon po sa big picture. Ibig sabihin, di ba kapag may kasama ka, kapag meron kang kasamang, for example, isang sikat na tao, kapag meron kang nakasamang medyo ma... Yung sikat sa campus, for example, di ba pag nag-aaral kayo, merong tinatawag dyan na campus, yung crush ng bayan, yung anong tawag doon? Heartthrob, datang kawangis ng Jerome Miranda, di ba? Datang heartthrob na mga, datang tall, dark, and so dark, di ba? Datang, yung mga ganun na makikita natin talagang, kapag for example, kinausap ka lang nun or sinamahan ka, di ba yung iba, di ba nagkaganon sila? Yun yung best picture. For example, sa mga nagtatrabaho na, for example, kasama mo yung boss. Yung pinaka-head, tapos ikaw ang laging kasama niya, parang iba yung lakad mo, iba yung kilos mo. Kasi iba yung kasama mo. Ibig sabihin, yung binabase mo, yung kilos mo, kung sino yung kasama mo. Eh ito ang sabi ng Panginoon, ako yung kasama mo. Ibig sabihin, kapag kasama mo ang Panginoon, mas matikas ka. Amen. Kapag sinasamahan ka ng Panginoon, yung talagang maragul kasalo, hanapi naman eh. Itang kasalo may Vincent, itang potang sabala na ka, mag-basketball kayo, itang may parit ka, mga pilya ka. Uy, tayo, alina po, sorry. Yung mga ganun ba yung ibig sabihin, sabi ng, yung picture na kasama mong Panginoon, ibig sabihin, iba dapat ang lakad mo. Yung iba dapat ang kilos mo. Dapat may tapang ka. Kasi bakit? Sabi ng Panginoon, sino nga ba, sabi niya, who can be against us? Kung sabi ni Pablo, if God is with us, who can be against us? Ibig sabihin, kapag kasama mo ang Panginoon, meron kang konting yabang, konti lang. Diba? Yung yabang na yun, hindi yung yabang na kamukagwaya ng mundo. Yung yabang na yun yung ibig sabihin, iba ka kapag nakita ka. Kaya nga po sinasabi po ng Psalm chapter 30, sabi niya, yung merong mga spiritual PPE, yung kasama ang presensya ng Panginoon, iba ang itsura. Totoo po yun. Sabi na pong brother dyan, nung Manal BM, ano, nung Alakaken, dyan ka na lang. Sabi na po ng Thursday,
Tsugigit ang gulot. Pakalawin na ako, may sabi na, kapogi mo ngayon ni pare yan. Sabi ko, chika naman, malatik, malit na bagay ako. Kapogi mo ngayon, pare, na sabi na, alwaya talaga yung presensya na ng gano'n, eh, pare. Sabi mo, sabi, bakit pare, nung wala yung presensya ng gano'n, ako mapogi ako. Salamat na lang sa presensya ng Panginoon. Diba? Pero, totoo po yun, alam nyo ba, kapag, alam na alam mo kapag yung presensya ng Panginoon nandyan sa tao. Nagniningning, kaya nga po sabi niya, di ba, nagniningning ang mukha ng Panginoon sa atin. Lame man kasi ding mo, eh, Pastor, oily, wapin na na magningning yan. Ka-oily na, Pastor. Ibig sabihin, iba. Iba yung kilos ng kasinasamahan ng Panginoon. Iba yung nararanasan ng kasama ang Panginoon. Yung every time na, alam mo yung sub-sub ka, yung sabi natin, yung napakalalim mo sa, yung lagi, yung prayer life mo healthy, tapos yung devotional life mo healthy, ibang kilos mo. Ibang kilos mo. Tapos every time na nakikita ka, salamat na, Lord, wala ko something na yata. Wala malalago ko eh. Ito nga dyan, medyo kahit ka, pero sabi na lagi ka, ay, wala mo kalago mo na yan. Ay, may kasi mo. Aluwala kasi akagit, kere. Eh, da na ka man bubolaan, eh. Talagang tutuwi ta. Sabihin mo ganyan kasiping mo. At wala mo kasi mo ngayon. Wala ang kapogi mo ngayon ang unong sa'yo. Diba? Katay-kata mo na, Kenny. Siyempre, pas... Nino pa mong sumabi kaya katamong mapogi tapong malagupong sexy. Katay-kata mo. Amen? So, ibig sabihin, sinasabi po dyan na, sabi po ni Lord kay Isaac, sasamahan kita, dyan ka lang, stay there. Pag-stay ka dyan, dyan kita, pagpapalain. So, kapag nakikita natin yung picture na yon, lumalakas yung loob natin. Yung, for example, merong kang kakilala sa ganito, tignan mo po yung mga medyo, yung, halimbawa, hindi naman sa sinasabi ko lahat. For example, halimbawa, anak ng mayor, hindi naman lahat. Anak ng congressman. Di ba sa pelikula, napapanood natin na ang yayabang nila? Yung talagang kangkilos nila, iba. Kasi bakit pinagmamalaki nila yung kanilang tatay? Kasi alam nila na kahit ano pang mangyari, nandyan lagi yung tatay niya, nakaantabay. E tayo pa kaya na ang tatay natin, sinabi niya sa atin, sasamahan kita. Palakpakan natin ang Panginoon. So, kaya nga po, i-desire natin yung presensya ng Panginoon. Kapag di-desire natin, gumawa ka din naman ng paraan para manatili ka sa presensya ng Panginoon. Pangalawa is the promises from God. P, ano nga po yung unang P? Presence of God. Pangalawa yung promises from God. Ito yung pangako ng Panginoon in verse 3. B up to 5, sabi po diyan, chapter 3, ate pa, chapter, yung verse 3b. Ayun. Sabi, stay in this land for a while and I will be with you and I will bless you for, to you and your descendants, I will give all these lands, sabi yan, and will confirm the oath I swore to you, to your father, Abraham. Ang sabi niya, manatili ka dyan, ipinangako ng Panginoon yung presensya niya, tapos pinangako niya na sila ay pagpapalain niya, tapos nagbigay siya ng promise. Actually, yung promise na to ay promise pa sa kanyang amang si Abraham. So, ngayon ay pinupulfill ng Panginoon sa time ni Isaac. Ang mga pangako ng Panginoon, tignan po natin, ang mga pangako ng Panginoon ay minsan, Lord, bakit kaya ang tagal? Tandaan natin na merong sabi niyan, merong time of revelation and time of fulfillment. Magkaiba them, these two are different seasons. Ibig sabihin, there's time na ni-reveal sa'yo ng Lord, yung promise niya, sinabi niya, narinig mo, and then iba din yung time nang ipupulfill na yun. Kasi minsan, kaya tayo ay nanghihina, kaya tayo ay parang sinasabi natin, naiinip tayo kasi gusto natin na kapag narinig mo, mapulfill na kaagad. Which is, ang sinasabi dito, these two are different season.
Ibang season ang revelation, ang pagbigay sa atin ng pangako ng Panginoon. Ibang season din yung ipapangako, yung pangako niya ipupulfill niya. Sa time po nila ni Abraham, yan po yung tatay po ni Isaac. Ilang taon bago siya naghintay nung sinabi ng Panginoon na magkakaroon kayo ng anak. Sabi ni Abraham, "Lord, paano 'yon eh? Matanda na yung asawa ko, ganto ganto." Pero ang sabi ng Panginoon, kung gaano kadami ang bituin sa langit, kung gaano kadami ang sabi niya yung buhangin sa dalampasigan, ganyan magiging kasing dami ng sa aming lahi nyo. So na-receive nila yung revelation, yung promise, pero ilang taon bago sila nagkaanak. Ilang taon sila naghihintay. Sino nakakaalam? Sa kanya na tong mic. Sinong nakakaalam? 25 years. 25 years na-receive nila yung pangako ng Panginoon. Nag-antay pa sila ng 25 years bago na isa lang, bago nagkaroon ng Isaac. Kaya nga po magkaibang season ang dalawang to. Na kapag may pinangako sa iyong Panginoon, meron siyang ibang season din yung pag-fulfill nito. Magkaiba kapag nangako ang tao at ang Diyos. Kapag ang Diyos ang nangako, never na mapapako. Pero kapag ang tao minsan, nangako na nga. Di ba? Kung sabi mo, di ba, ang mga niniman, tapos ngayon, nagagalwa na kong gali. Sabi mo, yan akong piyakang malagong ngayon eh. Di ba mang ganon? Di ba, pangako ko eh, kamang kachat ko, ana. Pero po, tang landmate, ang messenger na, kung sabi mo, yan ako, sabi ko pa nga, ikay ang kachat ko, istong bengi. Ngini pala yung... Diba? Kapag ang tao kasi sasabi niya, nangako na nga, tutupa rin pa. May nangako na ako, pwede nito, pero nang tutupa rin, hindi na. Pero kapag ang Diyos ang nangako, tinutupad niya. Kaya nga po yung kasiping mga nistong may nangako eh, kaya ka, wii, yan naman Diyos. Diba yung, ibig sabihin, merong time of revelation, yung promise ng Panginoon, at meron ding time talaga na yan ay ipupulfill ng Panginoon. Huwag kang maiinip. Amen? Ka-faith ka lang, sabi nga po nila, di ba? Kumapit ka lang sa pangako ng Panginoon, gagawin niya yan. Ibibigay niya yan. Amen? Sino dito yung nakareceive ng promise sa Panginoon? Sino dito yung hanggang ngayon hindi pa napupulfill? Maghintay ka lang. Bibigay ng Panginoon. Hindi sa time mo, but sa timetable ng Panginoon. Amen? Lord, sabi mo may hayat ko. Sabi na Lord, oh, panay kang mamangan eh. Nang milagro yung buri mong gawan ko, anong Lord, eh. Lord, sabi mo kasi, 2021, may hayat na ako, pero patangay kay sarili ko kaya sa lamin. Hanggang ngayon, mag 2022 na ako, ako pa mo, may hayat. Sabi ng Lord, anak, pangako ko na ito. Pero ang datakagit na kamamangan, mga paisip ko na siguro, Lord. Only wings. Ibig sabihin, kumilos ka din dun sa in accordance dun sa pangako ng Panginoon. Amen ba? Amen ba? Pangako ng Panginoon, Lord, pangako mo sa akin, magiging magaling akong worship leader pagdating ng panahon. Kumilos ka na ngayon, i-practice mo na yung pang-worship leader. Amen. Litang, Lord, balo ko po magiging worship leader dating panahon. Pero po itong magkanta, tamugin yan. Baka na, kumilos ka na dun sa kung ano yung pinangako ng Panginoon. Ibig sabihin, for example, gagawin mo, Lord, ang pangako mo magiging, ano ako, architect. So, kumilos ka dun sa kilos architect. Amen. Itang tatalan kang ballpen tapos nang taya mo. Alwa itang mahanta. Lord, kasi sabi mo, tatalan kong ballpen. O, hindi. Alwa ito. Diba? Kumilos ka na dun sa kung ano yung pinapagitang pangako sa'yo ng Panginoon. Kagaya po ni David. There's a time for anointing and there's a time for fulfilling. In-anoint si David nung kabataan pa niya, siguro sabi po ng mga Bible scholars, siguro mga nasa 12, 13 years old,
Inanoint na siya na magiging next king ng Israel. Pero naghintay pa siya ng ilang taon. Ilang taon? Eh ko tama mas ang Bible. Ilang taon ba ang hinintay ni David bago siya naging hari? 22 years. Kanina 25, ngayon 22. Pero mo 22 years kang naghintay, pero alam mo, nakikita natin si David, ano yung kilos ni David? Kilos, preparation, panghari. Nung bisa kang magpastor, di ba bro? Kilos pastor na yung kilos mo. Amen? Amen, ha? Mapaborida kang damdaman, boses. Kung kilos pang-asawang pastor, kilos, dapat yung kilos mo ngayon pang-asawang pastor na. Nanuwari kilos lang asawang pastor, hanapin naman. Yung mga ganun ba, sabi diyan, there's a time for anointing, a time for fulfilling. Ibig sabihin, maghihintay at maghihintay. Hindi kagaya ng kapag pinangako ng Panginoon, gusto natin kasi kaagad-agad eh. Lord, pinangako mo te. Oo nga, anak, pinangako ko, pero maghintay ka lang. Pero kapag, Lord, ako nakikilos. Lord, ako nang gagawa. O yan, piglolon me, may pahamak ka. Panemi ang mamay day, tapos bandang tauli, may kawani ko umurin pala atin niya. Di ba itang sobrang in love ka, Lord? Happy na siguro yun. Sabi ng Lord, aluha pa yan, Lord, kalago na kasi. Pwede kayang pagmarugul. Aluha pa yan, mas malagoy ka. Lord, pwede na yun. So, panemi ang mamay day ngayon. Pagmarugul, my day. Yan ang my day mo. Aluha na yung Lord yung mamay day mo. Panayin ang iyong mamay day mo. Tapos, pangapilan bulan, alitang mamay day mo na palaging masaya, palaging masaya. Panayin mo na pupost. Darating din ang panahon. Tapos, lagi mo nakakantay itang paubaya. Ay! Di ba? Itang potang daramdaman mo, itang kanta ng Muera. Eh. Pambira itong Muera. Ano kasi yung ano, lyrics nun? Pinapaubaya, pinapalaya, di ba? Anong kasigit-kasigit? Sabi na kasing Lord, aluwayan eh, pinilit mo yung kaya ka. Tandaan niyo po, kapag blessing ng Panginoon, alayang sagit buntok. At yung asawa ko, wala akong sagit buntok eh. Wala akong sagit ng buntok. Di ba? Yung kapag blessing ng Panginoon, tandaan po ninyo, walang sakit ng gulo. Kaya wait for God's time period. Hindi yung time mo. Kasi nagmamadali tayo, naiinip tayo, so Lord, pwede na ni malalam niya dimples. Pwede kong malumod kayang dimples na. Alwa yan, anak. Itang beko kaya ka sa pakiyang dimples. Di ba? Hindi. Ibig sabihin, maghintay tayo sa pinangako ng Panginoon. Hindi yung tayo na. Kasi minsan alam nyo ba, Lord, sopanda na ka. Hindi ganon. Kapag kumilos ang Panginoon, kapag sinabi ng Lord, kapag sinabi ng Lord na anak, kaya akong bala, maninaya ka mo. Maninaya. At ito po yung maganda sa Panginoon, kapag pinangako niya, hindi napapako. Ibibigay at ibibigay ng Panginoon. Lahat kayo dito makakagraduate. Amen. Namoy ako man mag-aral eh. Mag-aral kang masalis eh. Pangako ng Lord na pero mag-aral kang masalis eh, bro. Amen? Kitang, oh, yes, magiging ko ka nung architect, pero, ito ka, panayakang at sugyot, panayakang, panayakang mag-COC or nanong taos kitang bayo ngayon eh? ML. ML, ML. O, panayakang mag-ML. Pastor, bisna ako kasing mag-gobra, M. Luillier, ML. Paano kapag papalain ng Panginoon, mas mahaba pa yung time mo sa ML kesa sa pagbabasa ng Bible? Mas mahaba pa yung time mong mag-ML kesa sa nananalangin at nagbababad sa presensya ng Panginoon. Hindi tayo ito tolerate ng Panginoon.
Amen. And then sabihin, Lord, anak, yan, sige, mag-email na ka, mag-email na akong balag yung future mo. Pagpapalayan kita, pararamihin kong layo mo. Magmikwalta ka, basta mag-email na ka, mag-email na ka. Lord, mag-aaral ko ba? Nakamagaral, mag-email na ka. Makantay, Lord. Dapat kumilos tayo dun sa kilos, dun sa kung anong na-receive nating pangako ng Panginoon. Amen po ba doon? Si brother, si Kuya Limuel nyo, bata pa lang yan. Alam ko yan. Makanya pa kalatigan tayo. Mga medyo maedad na kami. Kapag nagtutugtugan kami dito, yung si Kuya Limuel nyo, magpatugtugya mo kini. Tapos kaya pa na yung mag-drums. Walang nagturo talaga dyan na tutok. Talagang nagpursigi siya. Gusto niyang maging drummer sa darating na panahon na talagang siya na mag-drummer. Kumilos siya according dun sa gusto niya, dun sa pangako ng Panginoon. Anak kaya pa yan mag-drums. Eh. Di ba kuya? Kaya ngayon po tangkay may mag-drums kaya diyang manggigil na pang santing lalaki. Pero yung gigil niya, makikita mo talaga nag-worship kay Lord. Amen? Pero po tangi kang manggigil, lalo kay Chure. Nakambangis. Amen? Lime man kasiping mo, manggigil ka, pinan mo. So, ibig sabihin, merong, eto din po, merong gap between the promise and the fulfillment. At ano po yung gap na yon? Yung nandun po yung kalagitnaan, yung promise ng Panginoon, tapos yung fulfillment o yung pangako ng Panginoon gagawin, merong gap. Ano yung gagawin mo dun sa gap na yon? Ano yung gagawin po natin dun? Faithfully serving the Lord. Habang naghihintay tayo, maging faithful tayo sa pagsiserve kay, sa Lord and then keep going and trusting. Magtiwala lang tayo sa Panginoon, keep going. Lord, alayo po. Pero diyan alayo po, Lord, mag-worship ko pa rin kaya. Lord, diyan alayo po. Sige, Lord, mag-serve ko kaya ka. Pero kapag binigay na ng Panginoon, dapat magsiserve ka pa rin. Kasi minsan ganito yan. Kapag, Lord, ito yung pangako mo, tapos, Lord, I will serve you while waiting. Pero nung nandun na, Lord, pwede bang pahinga muna ako sa pagsiserve? Hindi din ganon. Continuous ang serving sa Panginoon habang naghihintay, habang na-receive mo, habang naghihintay, and then kapag binigay na ng Panginoon, continue serving the Lord faithfully. Serving God well. Sa anumang season ng buhay natin, diyan dapat yung tibok ng puso natin, yung isi-serve natin ang Panginoon. Amen ba? A season of anointing to a season of appointing. In-anoint si David, then in-appoint siya bilang hari. Naghintay siya ng 22 years. Pastor, kapilang ko kaya magka-jowa? Kalupa na kayang David? Ay, kalupa na kayang Isaac? 25 years. Pwede bang kang David na mo? 22 years. Or baka yung timetable ng Panginoon sa'yo, kagaya po ng from Old Testament to New Testament, 400 silent years. Malay mo, doon pala mapupulfill yun. Amen. Pangatlo, letter E. Ano nga yung una? Pangalawa? Pangatlo, engage to God. Heto po yung maganda. Mag-engage tayo sa Panginoon. Kapag sinabing engage, heto po yan. Sinabi ng Panginoon, dyan ka lang. Manatili ka dyan. Pagpapalain kita dyan. Di ba kapag lumuhod-luhod yung boy, di ba? Di ba kapag niluhod niya, tapos anong sasabihin niya? Di ba, for example, Johanny Grace Pineda. Johanny Grace Pineda, for example. Di ba, I'll be niya nabay ta. Yung ganun ba? Tapos anong sasagot ng babae? Anong sasagot ng babae? Yes. Ibig sabihin ng mag-engage ka sa Panginoon, lagi tayong yes kay Lord. Sabihin nga po natin, yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes, Lord. Yes, yes Lord. Ibig sabihin kapag sa Panginoon, kapag sinabi niya kay Isaac, dyan ka lang, dyan sasamaan kita, pagpapalain kita dyan, ang sagot po ni Isaac, yes Lord, nag-engage siya sa Panginoon. Sumagot siya ng yes. Ganon din po sa atin dapat. Sabi ng Panginoon, mag-stay ka dyan. Dyan kita pagpapalain. Dyan kita pararamihin.
Diyan ka lang. Ibig sabihin, mag-stay ka sa God's harvest. Huwag kang alis dito. Dito ka pagpapalain ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, mag-stay ka dyan. Huwag kang alis dyan. Huwag kang pupunta ng Egypt. Alam niyo po ba, ang Egypt, symbolizing the world. Ang Egypt ay nagsisimbolo ng makasalanang mundo. Kaya ang sabi po ni, di ba sa time po ni Abraham, pumunta sila doon pero nagsinungaling siya. At ayaw nang maulit ng Lord ito kay Isaac. Baka pagdating mo doon, dahil napakaganda din ng asawa mo, baka gawin mo din yung kinwento ng tatay mo. Ayaw na tayong bumalik ulit ng Panginoon sa pagkakasala. Sabi ng Panginoon, Lord, anak, huwag mo nang balikan yan. Ano yung sasagot natin? Dapat lagi tayong yes, Lord, sa Panginoon. At kapag nakita ng Panginoon na tayo nag-engage sa Kanya, nagipag-isa sa Panginoon, nagsabi tayo ng yes, Lord, I do, Lord. Pag sinabi natin dyan, dyan tayo pagpapalain ng ating Panginoon. Meron tayong tinatawag na the law of nature. The law of nature is kapag nagtanim ka, aani ka. Pero sa panahon na to, sabi dyan, tagtuyot, walang tubig, nagtanim si Abraham, pero bakit siya nag-harvest? Silent ang Bible, hindi sinabi na nagpaulan ang Panginoon, hindi. Hindi natin alam kung paano nangyari yon. Silent na ang Bible. Pagdating na lang ng panahon, kapag nandun na tayo sa langit, kapag ikitay Isaac, Isaac, nanong milyari, mga nanong kang memupulan yung time na tagtuyot, pero memupul kang 100 times at may kwalta ka, pwedeng tanong tayo. Isulat mo yan po itong Chuka Heaven ba, ang tatisikot ang meron Isaac. Ang sabi niya, paano? Pero alam niyo po ba, kapag sinabi ng Panginoon, huwag na nating tanungin yung papaano, kasi ibig sabihin, sa Panginoon walang imposible. Sa paningin, sa pananaw ng tao, napaka-imposible, kasi pwedeng sabihin ni Isaac na, Lord naman, tagtuyot na dito, wala na akong makain dito. God's, sabi niyan, God's way, sabi niyan, ang kumikilos ang Panginoon in a mysterious way. In a unique way. Kumikilos ang Panginoon. Nung pinakain ni Lord si Elijah, anong sabi ni Lord? Pumunta ka sa Sarepta. Inutusan ko doon yung isang babaeng balo. Ibig sabihin, widow. Wala nang makain. Hindi sa sinend ng Panginoon sa napakayamang bahay o sa napakayamang tahanan. Sinend siya ng Lord doon sa, actually, last meal na lang din ng magnanay na yung wala na siyang asawa. Pero bakit sa sinad ng Lord doon? Bakit hindi nag-question si Elijah? Lord, bakit naman sa ganito mo ako pinadala? Bakit hindi mo pa inutusan? Sana yung mayaman na, bakit dito pa? Pero ano pong nangyari doon? Hindi sila nagkulang. Pinagpala sila at pinakain sila ng Panginoon hanggang sa matapos yung famine. Ibig sabihin mga kabataan, ganito yan. Kapag tayo ay nasa presensya ng Panginoon, basta dyan ka lang, mag-stay ka dyan. Kapag sinabi ng Panginoon na stay here, or stay kung saan ko sinabi sa'yo, mag-stay ka doon. Mag-stay ka sa cell grouping mo, dyan kita pagpapalain. Sino dito lahat naka-cell group na? Lahat ba naka-cell group? Sabi dyan, mag-stay ka dyan, mag-stay ka sa church, mag-stay ka kung saan ka, mag-stay ka kay Lord, sabi dyan, dyan kita pagpapalain. Makikita po natin ang isang katotohanan. Kapag sinabing promised land, actually ito ay yung Kanaan. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Kasi ang Kanaan, di ba nung ipinangako ito, kina Abraham, kina Moses, sabi po niya, flowing with milk and honey. Pero bakit sa pagkakataon ito, dalawang beses nagkaroon ng tagtuyot, taggutom sa promised land, sa Kanaan. Pinapakita dito na even the promised land ay dadanas ng tagtuyot. Ibig sabihin, even tayong mga anak ng Diyos, hindi lahat ng pagkakataon at panahon is flowing with milk and honey. Ibig sabihin, hindi sa lahat ng pagkakataon masaya, maganda, at mabunga ang buhay. Darating ang pagkakataon
na makakaranas tayo ng tagtuyot sa ating mga buhay. Amen? Pero ano yung kagandahan nun? Sa panahon ng tagtuyot, sa panahon ng flowing with milk and honey, isa lang ang isang napakagandang bagay na pwede nating panghawakan. Yun ay ang hindi ka iiwan ng Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon. Dumanas man tayo ng tagtuyot, pero kapag kasama mo ang presensya ng Panginoon, kapag sinasamahan ka ng Panginoon, iba ang nangyayari sa buhay natin. Kaya kapatid, kabataan, tandaan mo to, kapag lumayo ka sa presensya ng Panginoon, para mo nang sinabing, Panginoon, ako nang bahala sa buhay ko, bahala na ako. Parang magiging prodigal son tayo. Lumayo siya sa presensya ng kanyang ama, dumating ang pagkakataon, kasi tandaan mo ito, kabataan, kapag lumayo ka sa iyong ama, kapag lumayo ka sa poder ng Diyos, mamumulubi ka. Kakainin mo yung mga dati mong hindi kinakain. Pinag-aralan niyo ba yung prodigal son dun sa encounter? Diba? Nandun siya. Ang sarap ng buhay niya. Eh gusto niyang mag-enjoy muna. I-enjoy ang mundo. Kasi sa lugar nila, hindi siya nakakapag punta sa mga club, hindi siya nakakapag, hindi niya nagagawa yung, kaya sabi niya, Tay, kunin ko na yung kaimanan ko. Gusto kong i-enjoy ang mundo. So anong nangyari? In-enjoy niya yung mundo, hindi niya namalayan, naubos na yung kanyang kayamanan at naging trabahador, nagpakain ng baboy, and then pati yung kinakain ng baboy, gusto na niyang kainin. Bakit? Kasi umalis siya sa puder ng Diyos. Tandaan mo, kaya huwag na huwag kang aalis sa puder ng Panginoon. Huwag na huwag kang lalayo sa presensya ng Panginoon kasi bakit? Mapapabayaan ang buhay mo. Marami na akong napatunayan. Marami na akong nakita na dating nandun sa puder ng Diyos, sa presensya ng Panginoon, ngunit lumayo siya at napariwara yung buhay. At ayaw naming mangyari sa inyo yon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ayaw kong mangyari sa iyo. I love you, amoy. Ay? Mga kabataan, ito yon. Where are spiritual PPE? Yung presence ng Lord, kapag nasa iyo yan, iba ka. Yung pangako ng Panginoon, lagi nating suotin. Dahil huwag nating huhubarin yung pangako ng Panginoon. Kasi bakit? Darating at darating ang Panginoon, ipupulfill ng Panginoon yung pangako na iyan. Stay here, sabi ng Panginoon. Mag-stay ka kung saan sinabi ng Panginoon. Bakit? Sabi ng Lord, I will guarantee you with 100 times of blessings. Nagtanim si Isaac at that year, nag-harvest siya ng 100-fold na ani. Impulsible dahil tagtuyot, pero sa Diyos, walang imposible. Imposible na nandiyan ka sa mahirap na pamilya, pero kaya kang ipag-graduate at bigyan ng magandang trabaho at business ng Panginoon. Impulsible na magkaroon ka ng jowa kasi, Lord, mananong kong magkaroon ng jowa. Walang imposible sa Diyos. Pero huwag muna ngayon, merong tamang panahon dyan. Eh, may pamalagwanan. Amen? Huwag nating madaliin yung mga bagay na hindi dapat minamadali. God's power and promises is not limited. Sabi dyan, in our situation. Hindi limitado ang mga pangako at kapangyarihan ng Panginoon base sa ating sitwasyon sa buhay. Anumang sitwasyon natin sa buhay, hindi nalilimitahan ang kapangyarihan ng Diyos at ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba doon? Hindi nalilimitahan ng Panginoon dahil ganito ka lang, hindi. Kailangan mo lang gawin ay i-prepare mo yung sarili mo. Act in accordance to the great picture. Ano yung picture? Kasama ka ng ating Panginoon. Amen? Bakit kaya lagi natin pinag-uusapan, kung mapapansin nyo, itong mga promises ng Panginoon?
Bakit kaya? Kasi malinaw sa akin na meron talagang pangako ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At tutuparin niya yon. Sabi po ni Lord kay Isaac, tutuparin ko yan dahil, anong sabi niya? Dahil naging tapat ang iyong amang si Abraham sa akin. Sinunod niya ang aking mga utos. Darating ang araw, magkakaroon kayo ng sarili-sariling pamilya. At ang sagot ng Panginoon sa inyong mga anak, pagpapalain kita dahil ang iyong ama, dahil ang iyong ina ay naging matapat at sinunod yung aking mga utos. Hindi man natin maranasan si Abraham, hindi man niya naranasan yung pangako ng Panginoon, naranasan ni Isaac. Dadaloy at dadaloy ang pangako ng Panginoon sa ating mga generation. Bakit? Nagiging tapat ka.